So, good day mga kasang. Welcome back ulit sa channel ko. Can I be your superhero? Mga kahasang, no, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang how I properly care my guppy fish and also betta fish. My three tips for today is first is water change, water quality, and then a good quality of food, and also the last but not the least, the sunlight. Unahin muna natin ang syempre water quality muna tayo. Water quality, mga master, mga idol, mga kaasang, ay ang pinaka-importante sa lahat. Kasi pag ang quality ng tubig natin ay pangit, dun may tendency magkasakit ang ating mga isda. And then also, hindi lang ito masama, kundi mahihina rin ang immune system ng isda nyo. Kumbaga, yung isda nyo, pag binenta nyo sa market, buhay nga sa inyo, buhay. Pag binenta mo na sa market, matay din ang isda mong binenta. Ngayon, yung pangalawa, water change. Ang water change kasi ginagawa yan lagi dapat. Pwedeng gawin mo yan 2 times a week, pwedeng once a week, pwedeng 3 times a week nga, pwede mas maganda. Ang water change, hindi yan ginagawa 100% na water change. Yan kasi ginagawa mga 50%, pinakamataas na yung water change. Tatanggalin mo lang yung poof nila dun sa aquarium, and then sa siphon mo yon, tapos yung nawalan tubig, dadagdagan mo naman ng stock water yon. Yan. Yung sa stock water na yun. Tapos, yung dinagdagan mo ng tubig, mag-add ka na rin ng konting asin. Yung asin kasi, konti lang naman, hindi naman, ang asin kasi, pampatanggal ng bad bacteria, hindi yan pang water condition. Pangtanggal yan ng bad bacteria para maiwasan yung mga fungus natin dyan, mga parasite natin dyan sa tubig. Iba pa, hindi po yung asin nakakatanggal ng chlorine sa ating mga tubig. Mas maganda pa, i-stock mo muna yung tubig mo bago mo ilagay kesa sa tap water ka kukuha. Ano po? Ayan. Yung pangalawa, pangalawang topic natin ay ang food quality. Ang food quality kasi, mga kahasang, ito kasi yung nagbibigay ng chance, nagbibigay ng suporta sa ating mga isda na lumaki, lalong-lalo na ang mga live foods. Ano po ba ang mga pwedeng ipakain sa sa betta, sa guppy fish, sa molly, yan. Pwede po silang bigyan ng live foods na halimbawa ay BBS, daphnia, bloodworm, yan, mga kitikitil, yan, mga ganyan. Tapos, pwede rin naman ang commercial pellets, kaso nga lang, piliin nyo yung mataas ang protein content para mas makasigurado kayo na mas maganda yung ibigay nito na feedback sa isda nyo. Kasi pag mababa yung protein content, mababa yung paglaki niya, mahina, matagal yung paglaki niya compare doon sa mataas yung protein content na pag mataas ang protein content, mga kasang ay mas malaki o mas madaling lumaki yung mga isda natin, lalong-lalo na sa mga fry. Ang nire-recommend ko po na pagkain ng mga fry, ibigyan nyo po siya ng first food niya ng BBS, yun talaga po. BBS hanggang mga second week. Bigyan, pagka second week, third week, na bigyan nyo na po siya ng DAP niya. And then kung wala naman talaga kayo na mabilhan ng BBS, pwede po siyang bigyan ng fry mix. Yan, sige, JBM ako yan. Yan po yan. Pwede po siya. And then, pwede rin naman na boiled egg. Yung egg yolk lang. Yan,
yun. Pwede naman yun, kaso nga lang talaga, wag lagi. Kasi yung mga yun, pwede mapera sa light food, pwede yung makasira ng tubig. Papulyot, mamatay yung mga fry nyo. Lalo-lalo na yung sensitive yung man sa betta fish. Sa mga nagbe-betta fish dito, mga kaasang, alam nyo na yan. Ang hirap mag-breed, lalong-lalo na sa first day of pre-swim, yung kailangan-kailangan ng kumain talaga. Pero sa case ko naman, pwede ako kasi meron akong stock ng BBS. Sa aking experience din ako na pag-breed. Kaso nga lang talaga hindi may iwasan yung pag-fail ng ating kasi mga breeder. Kasi pag minsan hindi sila condition. Ano? Ayan. Yung pangatlo, sunrise. Yung pangatlo, sunrise mga kaasang. Sunlight, yan. Yung sunlight kasi mga kaasang, importanteng-importante yan sa ating mga isda. Pero masama yung sobra. Kasi pag nasobrahan tayo sa init ng araw, iinit ang tubig, diba? Pagkainit ng tubig mga kaasang, doon malalabo ng isda nyo. Sobrang init. Siyempre, yung napansin nyo sa mga previous vlog ko, di ba meron yung isa kong vlog doon, may takip yung trapalpan ko. Kasi, tapos meron ding sikat ng araw na pumapasok sa tubig. Yun, pwede yung ganun. Huwag lang yung sobra. Di ba, sa tao nga, maganda rin yung ano, maganda yung feedback ng sunlight sa atin. Huwag lang sobra kasi mangingitim ka, di ba? Unang-una, saka tag dito, sa sunburn ka, ayan, sunburn ka dyan. Yun, mahirap yun mga kaasang, kaya mas maganda, sakto lang. Ang required ko, mga sa umaga, yung sunlight sa umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ayan. 8 to 10 a.m. pwede yan. Huwag lang katiri ka ng tanghali. Huwag po yan. Kasi sobrang init na yan mga kasa. Kung maaari, takluban nyo na yan. Yung sunlight kasi, sa atin nga may vitamin D, diba? Siyempre, ganun din sa isda. Buhay din naman yan. Diba? Yung tatlong tip na yan, yan yung ginagawa ko dito sa aking backyard. And then, meron akong isa pa. Siguro sa next video natin, doon ko na lang i-update yung fry mix na upload natin. Yung review part 2, fry mix at saka powder mix yan. Doon na lang po ako i-upload. Mas maigi po yan. Kasi nakafocus tayo doon sa Rad. Huwag kakalimutan mag-like, huwag kakalimutan mag-share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated dito sa channel ko. Ayan, kung bago ka pa lang, alam mo na. Ayan, dito ko lang tatapusin mga kaasang. Sana may natutunan kayo. Kung may natutunan man kayo, i-like mo to, i-share mo, and then maraming salamat sa panonood. And, peace out!